live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdadalamhati sa gitna ng Semana Santa na maaaring maging babala sa mga papasyal sa dagat. Isang bata ang pumanaw sa Palawan dahil sa dikya o jellyfish. Nadala pa sa ospital ang bata pero hindi na naisalba dahil sa severe allergic reaction. Bukod sa mismong lason, pwede ring makalunod ang dikya. Ayon sa mga eksperto, ang mga pwedeng first aid sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Malaparaiso ang White Sand Beach na ito sa Araceli, Palawan. Pero dito mismo nasa labay o kinapitan ng jellyfish, ang 10 taong gulang na si April Joy Palay na naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ayon sa Araceli Rural Health Unit, makikita ang pangitim ng braso ng bata na kinapitan ng dikya. Ayon sa RHU, ang pagkapit ng dikya sa bata ay nagresulta sa anaphylaxis o severe allergic reaction. Try pa rin po kami mag-drive. Nagbigay po kami ng gamot ng CPR para mag-revive sana yung bata. Pero unfortunately, hindi na po nahabol. Ayon sa ama ni April Joy, nag-swimming sa poblasyon ang kanyang anak kasama ang isang kaibigan. Pero sandali raw na iwang mag-isa ang kanyang anak nang mag-CR ang kaibigan nito. Pagbalik niya, yung anak ko, yun, nasa labay na. Nahilasan na isang tao, mas maliit pa po sa kanya. Yung kanan na kamay niya, pero lubog pa rin yung ulo niya sa dagat. Pero sabi ni Mang Renon, hindi lang sa braso, nasa labay ang anak niya. Kaya kahit nagsumikap daw ang doktor na iligtas ito, hindi kinaya. Dami ng tama ng anak ko sa kamay. Talagang kahit binata talaga, hindi na bubuhayin talaga. Sa dami ng tama ng kamandag ng sa labay na yun. Grabing itim. Saan pa po? Pantakin po niyo, ma'am. Mga 5 pulgada. Yung haba dito sa pulso niya. Yung haba ng itim. Bubuhayin ko ba niyan? Wala na. Bunso sa 4 na magkapatid si April Joy na grade 5 student. Sa isang iglap, wala na ang batang nagdala ng labis na kasiyahan sa kanilang pamilya. Si April Joy po, mabait. Mabait po si April Joy. Mahalali sa mga bata. Mapapasakot po para sa akin na namarat pa po ng pinakabunso ko. Ayon sa Department of Health, iba't ibang uri ng jellyfish o dikya sa Pilipinas. Kabilang dito ang dikyang may venom o lason. Pero bukod sa lason, ang pagkalunod daw ang isa sa pangunahing dahilan kaya namamatay ang ilang biktima. Kung masakit yon, ang tendency mo ay pwedeng nataranta, di ba? Na may nakakapit sa'yo, tapos yun, hindi ka nakalangoy para makaahon. So, ang unang kalaban talaga sa jellyfish sting is not the sting itself, kundi yung pagkalunod. Kung nasa labay ka, dapat daw umahon agad. May pagkakataon pa raw na maisugod ang biktima sa ospital kung kinakailangan. Meron ding first aid na pwedeng gawin. Ngayon, ang pinakamainam pa rin ay yung seawater. Okay, yun para matanggal siya. Umubra naman yung ihi, suka, alak, pinagsamang meron pang baking soda. Pwede naman yon. Kaya lang sa mga pag-aaral, pwedeng nagmimintis, pwedeng okay naman. Pero ang nakita nilang consistent ay yung tubig dagat pa rin. Payo ni Tayag, kung walang sapat na kaalaman sa jellyfish, mabuti nang umiwas sa lahat ng uri nito. Dapat din daw ipahinto muna ng local government ang paliligo sa dagat na may mapanganib na uri ng jellyfish. Mainam din daw na merong laging bantay sa mga naliligo sa dagat. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Naku, ingat din sa sobrang init. Anumang aktibidad nyo ngayong Semana Santa? Kahapon, pumalo sa danger level ang init sa Metro Manila na posibleng mauwi sa heat stroke. Nakatutok si Mark Salazar.
Kamusta ang init sa lugar nyo? Sa Metro Manila kasi, damang-dama na ang banas sa labas. Oh, sobrang init. Grabe. Oo. Mataas ang alta presyon ko. Dahil lalo na, pag may biyahe ka, tuyo-tuyo na lalamunan mo para ayaw mo nang tumakbo. Oo naman sir, sobrang init. Katulad ngayon, maraming mga rider na heat stroke. Kaya kailangan lagi may tubig sir. Ngalay ang mga braso sa pagpaypay. Habang tumatabo naman ang kita sa mga halo-halo at sa malamig. At syempre tubig. Para maano yung init, maibsan kahit paano. Sobrang init. Kailangan namin ng tubig. Kailangan ng tubig sa ano, para hindi tayo ma-dehydrate. Kahapon sa Metro Manila, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init ng katawan. Danger level na yan. Na base sa pag-asa ay malaking chance ang magdulot ng heat cramps at heat exhaustion o di kaya heat stroke sa patuloy na exposure. Pag ganitong mga panahon kasi bukod sa mataas ang temperatura, mataas din ang moisture content ng ating hangin, no? So, yung posibleng heat index ng 37.8 ay posibleng umabot na around 40, 41 hanggang 42 yung actual na mararamdaman natin. Init na init din ang Puerto Princesa, Palawan, pero mas matindi pa sa Davao City at Zamboanga City na pumalo naman sa 43 degrees Celsius. Sa lagay na yan, bungad pa lang ito ng tag-init na ang peak ay inaasahan pang sa Abril o Mayo mangyayari. Ang ating maximum na inaasahan hanggang matapos itong tag-init ay hanggang 45 degrees Celsius. So, apparent temperature ulit yun, pakiramdam. So, yun ang ating inaasahan. Ang payo ng pag-asa, as much as possible, iwasan po yung mga any forms of outdoor activity in between 12 to 3 in the afternoon, yung kasagsagan ng init ng araw pag gantong panahon ng dry season sa ating bansa. Init na mainit ka po, kaya nga hindi ako masyado. Pag sobrang init na mama, nag-ano lang po, nagsisilong lang po ako, tapos pahinga ng konti, inom ng tubig. Pero kailangan talaga namin yung trabaho. Talagang ano namin, pang-anap buhay para sa pamilya namin. Pero si Ka Estong na nakakabenta ng 12 cases ng mineral water sa kanyang pagbaybay ng Marcos Highway sa Marikina, hindi siya pwedeng sumilong dahil sayang ang benta. Maraming nauuwaw eh. Kailangan din nila ng tubig. At saka yung mga tao, hinahanap talaga nila tubig, yung malamig. Mainit po ang panahon ngayon eh. Basta, paulit-ulit ang pag-asa sa paalala na huwag meminosin ang damang init porque taon-taon na natin itong nararanasan. Siguruhin daw na nasa kondisyon ng katawan, lalo na kapag sumagad na itong tag-init. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Bukod sa pambobomba ng China sa barko ng Pilipinas noong Sabado, may hiwalay pang pangharas ang helicopter nito sa mga Pilipinong nagsusurit sa Sandy K3. Ilan sa kanila ang nagkahiwa at galos dahil sa mga tumalsik na coral. Nakatutok sina JP Soriano at Chino Gaston. Habang binobomba ng tubig ng China Coast Guard ang Unaiza May 4 ng Pilipinas hanggang mawasak nitong Sabado sa Ayungin Shoal. Matinding hangin naman ang inihasik ng Chinese Navy helicopter sa Sandy K3 habang nagsusuri roon ang DFAR at mga marine scientists ng University of the Philippines Diliman Institute of Biology. Sa pamamagitan niyan, nang delikado at sobrang babang paglipad nito sa taas mismo ng mga Pinoy sa loob ng 10 minuto na nagdulot sa kanila ng distress ayon sa DFAR. Sa isang punto, dumapapa ang isang tauhan ng BFAR at nagtakip ng muka para sa lagi ng hangin mula sa LEC. Dahil din sa hangin kung kaya nagsitalsik ang mga durog na coral, nagtamo ng hiwa at galos ang ilan sa mga Pilipino. Hey! 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 Sa kabila niyan, nakumpleto ng UP Marine Researchers at BFAR ang mga pagkolekta ng mga sample ng mga coral sa Sandy Cay. Sa inisyal nilang obserbasyon, may indikasyong galing sa ibang lugar ang mga patay na coral na maaaring itinambak doon para sa expansion. Hindi na rin maganda ang lagay ng mga bahura sa area
at wala nang malalaking isda na indikasyon ng sobra-sobrang pangingisda. I think that the future of these islands will have a significant effect on all the fisheries in the West Philippine Sea, up to north or even in the Visayan Sea. So we need this kind of study, but for me, I think it will be a most positive story for the Philippines if in the next foreseeable years or immediately from here onwards, there will be a consistent monitoring, but there will be an actions to manage these resources. Our approach includes not just the Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, or even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We also take recommendations from the academic, particularly those who are really authority when it comes to science. Hindi tulad sa mga misyon sa Sandy Cay, puro tauhan ng military ang kasama sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, kabilang ang tinira ng water cannon nitong Sabado. Kaya kahit ikinawasak yan ng mga resupply ships ng Pilipinas at ikinasugat ng mga tauhan ng Philippine Navy, hindi ito pwedeng gamiting basihan ng isang bagong arbitration case laban sa China. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang sabi ng tribunal, this is a military activity outside the jurisdiction of the tribunal. Kaya rekomendasyon niya, ilipat na ang pangangasiwa sa ayungin sa Philippine Coast Guard mula sa AFP. Ang gagawin dapat natin ngayon, convert our presence there into a civilian presence. Pag hininto tayo from bringing in materials, construction materials, that's the time we go back to the tribunal. Maaari rin daw magtayo roon ng bagong pasilidad gaya ng isang lighthouse. Kapag hinarang pa rin daw ang Philippine Coast Guard ng China, pwede nang magsampa ng bagong kaso sa UNCLOS at humingi ng danyos ang Pilipinas sa China. Kahit ayaw magbayad ng China, may paraan daw para maningil. If we are awarded, how do we collect it? Then we just offset it against our loans to China. That is allowed. Offsetting is allowed. So we can actually collect. May mga pinag-aaralan ng posibleng ikaso ang Solicitor General pero hindi pa maaring idetalye. Ang tiyak, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, magiging consistent ang Pilipinas sa pagsunod sa mga international laws. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. Ayaw rin munang magkomento ng Chinese Embassy sa posibleng paghahain ng kaso sa UNCLOS. Pero giit ng Vice Foreign Minister ng China, hinarang nila ang resupply ships ng Pilipinas dahil may dala umanong construction material para sa BRP Sierra Madre na taliwas sa pangako umano noon ng Pilipinas. Ilang beses nang itinanggi ng Pilipinas na may ganyang kasunduan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naunsyemi ang bakasyon sana ng mga turista sa ilang resort sa protected area sa Rizal ngayong Semana Santa. Hinarang sila bago pa umabot sa mga pasyalang tuloy sa pag-ooperate kahit may closure order na. Nakatutok si Maki Pulido. Wala po tayong magagawa kasi minsan utos lang po. Lahat po ng resort dyan na bali pinasara po. Sa checkpoint na ito, hinaharang na mga turistang papunta sa mga resort sa Sitio San Roque, Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Binabawalan na silang tumuloy ng lokal na pamahalaan na dati nang nagpapasara sa mga resort doon na illegal umanong nag-ooperate. Hindi namin alam na isinar, kaya nga swimming kami kasi mainit na uli eh. 2021 pa ipinag-utos ng DENR ang pagpapasara ng mga resort sa Sitio San Roque matapos mga lampag ng Masungi Geo Reserve dahil itinayo raw sa loob ng protected area nang walang permit. Pero nagpatuloy pa rin ang operasyon ng mga resort. Ang isang pinuntahan ng kapitan ng barangay kahit sinabitan na ng closure order ang gate at pinagsabihan na ng lokal na pamahalaan ng Baras na magsara, tumatanggap pa rin ng mga bisita. Hinihintay namin lumabas yan kasi kahapon pa sila dyan. Tapos? Hindi pansamantala. Pwede naman siguro magsara. Ah, pansamantala lang ang balak nyo? May proseso naman yung pagsasara pa siguro. Ah, so wala hong balak magsara yung resort? Yun ang hindi ko pa alam sa may-ari kung isara o bubuksan. Sabi ni Cap, nag-checkpoint na dati pero nang mawala ito, balik operasyon uli ang mga resort. Nung tinanggal namin yung barikada, siguro nag-online booking kasi sila.
Yun yung hindi na namin mabantayan. Sana, sabi ng Masungi Geo Reserve, ay harangin hindi lang yung mga bibisita sa mga illegal na resort, kundi maging yung mga construction supplies na ipapasok, lalo na't may 4-5 na resort na ipinapatayo. Sana rin daw ay tuloy-tuloy itong checkpoint at hindi habang mainit lang ang issue. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ng Katutok, 24 oras. Suspendido ng 1 taon ang lisensya ng 4 na bus driver na tumakas sa random drug test sa PITX. Ang latest doon, kumustahin natin live sa pagtutok ni Jonathan Anda. Jonathan. Atom, itong mga nasa likod ko, ito po yung mga biyaheng pa Bicol. Bagaman fully book na yung ilang bus line dito, marami pa namang mabibiling ticket dito dahil may mga extra buses at saka doon sa mga hindi de-aircon na bus. Doon naman sa mga bus driver na tumakas sa drug test dito, ipatatawag daw sila ng LTO. Hawak ngayon ng LTO ang lisensya ng 4 na bus driver na isinailalim sa biglaang random drug test dito sa PITX o Paranaque Integrated Terminal Exchange kahapon. Tumakas kasi ang 4 at hindi nagpasa ng sample ng kanilang ihi. Otomatikong suspendido ng 1 taon ang kanilang lisensya. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos nang tinatawag na, hindi na sila nagpakita. Wala pang tugon ng LTO nang tanungin kung anong sunod na mangyayari sa mga tumakas. Hindi pa masabi ng PITX kung saan ang biyahe ng mga tumakas. Kung ticket naman ang pag-uusapan, wala pang pila para sa Pabicol. Kahit kasi fully book ang mga air-conditioned bus, maraming bakante sa ordinary bus. May mga extra bus ding binigyan ng special permit ng LTFRB. Kaya may nakabili pa rin kahit last minute na bumili ng ticket, bagamat maghihintay pa ng 2 oras para makasakay. Buti naman nakahabol kami. Buti lang kami, nakahabol na kami. 2 na lang yung bakante. May masasakyan pa tayo, yun nga lang asahan nila na may konting pag-iintay. Kapansin-pansin namang maraming naka-face mask sa PITX, pati na ang mga bata. Nababahala ang ilan sa kumakalat ngayong pertussis o whooping cough. Nakakatakot po para sa mga bata eh. Simula po na nabalitaan ko po yun, lagi na siyang naka-face mask kahit sa school. Sa ilang bus station naman sa Cubao, Quezon City, maluwag pa ng daanan namin kanina. May sorpresa ring random drug test sa mga bus driver dito, pero wala namang nagpositibo. Atom, balik naman dito sa PITX, lagpas kalahating milyon na po yung mga naitalang pasahero. Simula noong Biyernes hanggang ngayon, bukas inaasahan po yung dagsa ng mga pasahero rito dahil huling araw ng trabaho at half day pa sa gobyerno. Kaya kung bibili pa lang po kayo ng ticket dito bukas, mag-walk-in, naku, agahan nyo po yung punta rito. Atom? Maraming salamat, Jonathan Andal. Kahit malaharaw, hindi pinalagpas ng masasamang loob. May ilang na-scam ng umunoy travel insurance sa Manila Northport Terminal. Alamin din natin ang lagay doon sa live na pagtutok ni Gina Panganiban Perez. Gina. Emil, kahit naghigpit ng seguridad ang Philippine Ports Authority, may mga nasulputan pa rin mga scammer na ang target ay mga pasahero. Kahit 20 miyembro ng pamilya Javier ang bumiyahe ngayong araw pa Negros Oriental, hindi sila naubusan ng tiket dahil Enero pa sila bumili. Mahirap pag marami ng tao, kaya in-advance na namin. At saka mahal yung tiket. Pero ang mga di pa nakabili, makikihabol sa maraming pasahero na abot sa 2 milyon sa buong bansa. Gaya ni April Love at kapatid, na ilang gabi nang natutulog dito mula March 24 sa pag-asang makaalis agad. Pang March 27 na ang nabili nilang ticket. Buti na lang daw, may shower area rito sa terminal. Wala din kasi kaming maistihan dito, tas malayo pa yung North Caloocan. Dito na lang kami nagstay kasi yung pera namin, sakto, pampasahe pa uwi dun sa amin. Medyo lumampas na po tayo doon sa ating forecast, no? As of this morning, meron na po tayo na itala around 600,000 nationwide po yan. Pero bakit kakaunti lang ang mga pasahero sa passenger drop-off area sa Manila North Port? Isa po sa mga ginawa nating changes dyan, yung terminal fee counter, nandyan na po sa labas. At nagdagdag na po tayo ng upuan dun sa loob, pinapapasok na rin po natin yung mga pasahero nun sa loob. Sa pagdami ng mga pasahero, nagsulputan din ang ilang scammer. May mag-ina kahapon dito sa Manila North Port na nabiktima ng nag-aalok ng 500 peso travel insurance.
paalala po natin sa ating mga kababayan, itong travel insurance ay kasama na po sa ticket po na inyong binili. So ibig sabihin ay hindi na po dapat magbabayad pa ng additional. Kasama rin sa mga bumabiyahe ang pets gaya ni na Queenie, Hunter at Kiki na pabakolod. Need po ng vaccination cards, updated vaccination cards, and then nag-process po kami sa online through BAI nung permit para po mag-ship sa kanila. Fully booked na ang biyahe papuntang Bacolod at Iloilo, pero may tickets pa papuntang Cebu at Tagbilaran kaninang umaga. Dahil naman sa operational concern, iniurong ang isang biyahe papuntang Cebu bukas imbes na ngayong araw. Tayo po ay naka-atabay rin at nakikipag-ugnayan para po yung mga maagang pasahero ay magkaroon naman po ng pagkain, no, at saka compensation. Abiso ng PPA, pumunta sa mga pantalan 2 o 3 oras bago ang schedule ng pag-alis. Travel light at huwag magdala ng mga bawal tulad ng mga patalim at mga maaaring magdulot ng pagliyab. Kung kailangan ng tulong, meron namang passenger help desk at first aid station dito sa terminal. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sa init ng panahon, sa beach ang punta ng marami para makapagpapresko. At isa sa top destination, ang isla ng Boracay. Nakatutok si Irene Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Umaga pa lang, dagsa na ang mga turista sa Jetty Port Terminal na biyaheng Boracay. Kabilang dyan ang 54 na miyembro ng Pamilya Valencia mula Sara, Iloilo. Last year, magpipinsan mga tiyahin, mga kapatid. Ang mag-asawa namang ito, bumiyahi pa mula sa Quinta Rizal. First time daw nila nang magbakasyon. Ito yung first namin na family na Holy Week. Kasi actually birthday niya. Yeah, so actually this is a birthday treat for him. Relax lang, break from work. Mahigpit naman ang inspeksyon ay pinatutupad sa pantalan kung saan ipinagbabawal ang pagdala ng matatalim na bagay, baril at pati lighter. May PNP po tayong naka-duty, may Coast Guard, may PDEA rin po tayo at meron po tayo mga ano kung magkakaroon po ng problema, may nurse station. Sa isla, tirik na tirik ang araw, ngunit hindi ito ininda ng mga turista. Sa tulog kami sa glit, tas yun, nag-decide na kami na lumabas na kasi, di ba? I-enjoy mo yung araw. Yung mga kayak, ganun, yung mga crystal, ganun. Yan yung gusto natin ito. Yes. Yeah. For photo op. Patok din sa marami ang parasailing. Ang Municipal Incident Management Team na kinabibilangan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Tourism, Pulisya, at iba pang ahensya, nag-iikot na rin sa mga establishmento. Ilan lang sa mga tinututukan ay ang kalinisan sa paligid. Ipinagbabawal ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa beach area. Idineploy na ang mahigit 200 na police personnel. Nananawagan ang pulisya sa mga bisita na sundin ang lahat ng mga alintuntunin na inilatag ng LGU at mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan sa Boracay. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas sa GMA Integrated News, Aileen Pedreso, Nakatutok, 24 Horas. Good evening mga kapuso! Short but meaningful para kay star of the new gen, Jillian Ward, ang upcoming Holy Week break. After ng pahinga, balik na siya agad sa trabaho para sa Abot Kamay na Pangarap at pelikula kasama si Ken Chan. Makichika kay Lars Santiago. Simula pa nitong Lunes Santo hanggang sa Miyerkules Santo ay tuloy-tuloy ang taping ni Jillian Ward para sa Abot Kamay na Pangarap. Pero pagdating ng Huwebes Santo, magsisimula na ang maikling Holy Week break ng aktres. Stay at home po muna dahil nga po sobrang busy ko po for almost 2 years na po ako nagtitaping dire-diretso. Ngayon naman po gusto ko lang na may quality time po with my family. Basta makapag-church po kami na magkakasama. Kasabay ng bakasyon, gusto ring paglaanan ang oras ni Jillian ang mga bagay na espiritual. Life is more than yung work po. Andyan yung family, andyan yung self, andyan si God. So, giving time din po talaga kay God, kahit busy pa po. Pagkatapos naman ng Pasko ng Pagkabuhay,
ay balik taping na agad si Najil, lalo't tumitindi ang eksena ng kanilang serye. Maghihiganti pa po yung nanay ko para po kay Annalyn at para sa sarili niya. So ano pong gagawin ngayon ni Doc Carlos na nagtatago po siya? At ano din pong gagawin ni Harry na anak ni Doc Carlos? Ipagtatanggol niya po ba si Nanay Lynette at Annalyn or kakampihan niya yung tatay niya? Good news naman para sa mga fans nila ni Ken Chan. Sa buwan ng Mayo, lilipad na sila pa Taiwan para sa shooting ng kanilang pelikula. Sobrang na-excite na po ako. Hindi po siya yung usual na love story sa isang pelikula. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Kasabay ng patuloy na pagdami ng mga pasahero sa NAIA, ang bumibigat na ring traffic sa labas ng Paliparan. Ang latest sa NAIA sa live na pagtutok doon ni Ian Cruz. Ian? Kaya naman Atom, humingi na nga ng tulong sa lokal na pamahalaan ng Manila International Airport Authority para nga maibsan ang daloy ng trapiko sa paligid ng NAIA kung kailan nga napakaraming mga pasahero dumaragsa dito para sa Semana Santa. Busy ang bawat panig ng Paliparan, mapa domestic o international ngayong araw sa taya ng Manila International Airport Authority o MIAA. Nasa 1,000,000 pasahero ang inaasang daraan sa NAIA mula Palm Sunday hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. Sa ngayon, wala naman daw choke points sa loob ng Paliparan, pero ibang usapan na sa labas. For now, mabilis. Saka kasi senior kami. Nasa priority lane kami. Siguro, medyo sinhaba ng pila, traffic dito. Traffic ang problema dito. Nang papunta kami sa NAIA Terminal 3, sa paglabas ng NAIA X, nagsisimula ang imbudo. Ayon sa MIAA, nakipag-coordinate daw sila sa Skyway at Pasay LGU para maibsan ang pagsisikip ng traffic doon. Maayos naman ang operasyon ng apat na terminal ng NAIA ngayong Martes Santo. Pero sa NAIA Centennial Terminal 2, nakaramdam daw ng paghina ng aircon sa ilang bahagi ng departure area. We called the attention of engineering already. I think ina-address na nila yung linis dun sa part lang na yun ng aircon. Baka may konting bara lang. Para naman sa nag-uwi ang OFW, sinimula ng OWA at LTFRB ang special discounted fares para sa premium airport bus service. 50% off ang singil sa mga OFW papunta sa mga piling destinasyon sa NCR at kalapit na lalawigan. Kasi nga ang dami namin natatanggap na reklamo na mula palang airport, papunta rin sa PITX, babayad sila almost 3,500. Commission nga, pag lumayo pa ng konti, maabot ang 10,000. Napakasakit naman nun. Napakaganda po. Ang sarap sa pakiramdam. At least po kahit pa paano nakapag-relax na kami ngayon. Masaya. At kung ano yung stress namin sa ibang bansa, parang napapawi din dahil sa magandang pagsalubong sa amin. Nais naman ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na palawakin pa ang programa hanggang sa mga probinsya. Alam mo Atom, bukas Miyerkules Santo hanggang sa Huwebes Santo yung tinatawag na peak ng mga pasahero dito sa NAIA. Kaya naman yung payo natin sa mga May flights, lalo na bukas, agahan po ang pag-alis sa inyong mga tahanan para hindi kayo mahuli sa inyong flights. Balik sa iyo Atom. Maraming salamat, Ian Cruz. May mga na biktima rin ng mga nag-aalok ng travel insurance sa Batangas Port. Paalala sa mga pasahero, hindi yan kailangan para makapasok sa Pantalan. Nakatutok doon live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Paul. Yes, Emil, maya't maya na yung dating ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Ang nagiging sistema, pagkabili ng ticket, diretso na sila sa departure area para mag-abang ng barkong maghahatid sa iba't ibang probinsya. 7 oras na allowance ang nilaan ni Russell Joy papunta sa Batangas Port. Ito'y kahit pa alas 5 ng hapon ang biyahe niya pa Odjongan, Romblon. Yung dagsan ng pasahero, syempre, holiday, and then at the same time, yung ticket talaga. Pag naubos yon, wala na. Mula airport naman ay dumiretso rito ang balikbayang si Nursi. Bit-bit ang mga bagahe pa uwi sa Calatrava, Romblon.
ayaw din niyang magpagabi sa pier. That's all presents for my family, siblings, because it's been a while, so I think they deserve a present. So. Kung maraming hassle-free ang pagbili ng tiket, ang biker na si Harry Boy, dismayado. Sa labas pa lang ng pantalan, may lumapit sa kanya para bentahan ng umano'y insurance. Hindi namin alam mga patakaran dito. Sa entrance ng port, may sumalubong sa amin doon na magbayad daw kami insurance. Ito, 50 pesos. Sabi ng pamunuan ng port, may tumatao naman daw sa labas. Pero humahanap daw ng tiyempo ang mga umano'y nananamantala. Hindi kailangan ng insurance para makapasok sa bakuran ng Batangas Port. Sa mismong loob naman, mabilis namang nawawala ang mahabang pila sa ticketing booth dahil sa dalawang dagdag na ticketing section. 20,000 ang average na bilang ng pasahero sa pier kada araw. Pero bukas, Miyerkules Santo ang inaasahang peak ng mga pasahero. Emil, sa ngayon ay peaceful at manageable naman ang sitwasyon dito sa pantalan na binabantayan ng Philippine Coast Guard, katulong na yung mga K-9 units. Ang bili naman ng pamunuan ng Batangas Port sa mga magtatawid dagat, huwag nang magbitbit ng napakaraming bagahe para iwas abala. Emil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pansamantalang takas sa mainit na panahon ng biyahe ng ilang nagsisiakyat sa Baguio para doon mag-Holy Week. Nakatutok doon live si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Joan? Atong bukod nga sa mga pokpasyalan, dinayo rin ng mga bakasyonista ang Baguio Cathedral para sa misa ngayong Semana Santa. Galing sa Palawan ang mag-anak na Gabo. Pagdating sa Baguio City, dumiretso sila sa Baguio City Cathedral para sa First Mass ngayong Martes Santo. Siyempre, una pupunta namin sa simbahan para magsaludo sa, alam mo na, mahal na Panginoon. Matagal lang po namin gusto makapunta dito. Ngayon lang po kami nagkaroon ng chance. Kasagsagan man ng tag-init, malamig-lamig pa ang temperatura na in-enjoy ng mga namamasyal sa mga tourist attraction tulad ng Burnham Park. Kasi po itong apo ko yung kuan, sasakay lang para experience. Ayon sa lokal na pamahalaan, fully booked na ang mga hotel sa lungsod. Pero may bakante pa raw na transient houses. Pinaghahandaan naman ng PNP ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Kaya nasa 1,100 na miyembro ng Baguio City Police at volunteer groups ang ipinakalat sa lungsod. May deployment plan upang lagyan ng tao for monitoring purposes itong ating mga churches, mga tourist spots at busy streets, no, at ang mga places of convergence para may enough na police visibility. Atom, ipatutupad pa rin ang coding scheme hanggang Biyernes Santo para makontrol ang daloy ng trapiko dito sa lungsod. Lifted naman ang coding scheme pagsapit nga ng weekend. Payo na rin ng Baguio City LGU, iwasan ng magdala ng sasakyan. Bukod kasi sa problema sa traffic, problema rin ang parking. Atom? Maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dagsarin ang mga pasahero sa mga paliparan at mga bus terminal sa mga probinsya mula sa Davao City. Nakatutok live si Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Juan Mendanao, Kent. Emil, unti-unti nang dumarami ang bilang ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya mula rito sa Davao International Airport. Mula Isulan Sultan Kudarat, maagang dumating ang pamilya Gentolea sa Davao International Airport. Lilipad naman sila ng Iloilo upang doon mag-Holy Week. May bahay kasi kami doon, so mag-stay lang doon. Tapos sa weekend pa kami mag-ano talaga. Si Jay naman at ang kanyang dalawang kaibigan. Sa Boracay, magbabakasyon. Unwind. Unwind. Kasi holiday naman ang Thursday and Friday. So may time na maka-get together with the friends. Ayon sa Ka-Up Davao, kahapon pa nagsimulang dumagsa ang mga pasahero rito para sa domestic at international flights. Karong Wednesday siguro mo increase ang ato ang volume of passenger. Mm-hmm. Then after na naman dia by sa Thursday and Friday, possible nga mo decrease na po ng ato ang
pa ang atong volume of passenger. Sa Davao City Overland Transport Terminal naman, inspeksyon ng LTFRB Davao Region ang kondisyon ng mga baterya, ilaw, langis at gulong ng mga bus. Magdadagdag daw ng mga bus dito. Dahil inaasahang mula 50,000 ay pumalo sa 75,000 ang peak ng mga pasahero rito kada araw. 24 ka units na nag-apply og special permits, no? So, I'm expecting madugangan pag yun to. Hinihikayat naman ng Dico Terminal na magpabook online ang mga biyahero upang hindi maabala. Nasa 3,000 na police personnel din ang idineploy ng Pro 11 para sa Semana Santa. Emil, balik dito sa Davao International Airport. Bukod sa peak bukas, inaasahang dadami pa muli ang bilang ng mga pasaherong darating sa Sabado at Linggo ng Pagkabuhay. Samantala, pinapayuhan naman ang mga pasahero na pumunta sa airport 2 oras bago ang flight. Emil? Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV. 1 Mindanao. Pinaaga ng MMDA ang pagsuspindi ng number coding scheme sa Metro Manila. Imbis na sa Huwebes Santo, ipatutupad na yan simula bukas Miyerkules Santo. Ayon sa MMDA, dahil yan sa tigil operasyon ng LRT1 bukas para sa Semana Santa. May biyahe naman daw ang LRT2, pero hanggang alas 7 ng gabi lamang. Hanggang bukas na lang din ang operasyon ng MRT3. Mga kapuso, mas maraming lugar sa bansa ang nakaranas ng matinding init ngayong araw. Pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init sa Rojas, Capiz. 43 degrees Celsius ang naitala sa San Jose, Occidental del Toro, Masbate City, Iloilo City at Butuan City. Habang nag 42 degrees Celsius naman sa Pasay City. Magtutuloy-tuloy ang mainit na panahon bukas na abutin hanggang 42 degrees Celsius o maaring higit pa sa maraming probinsya. Pero gaano man kainit at kaalinsangan, posible pa rin mabuo ang makakapal na ulap, lalo na bandang tanghali o hapon kung kailan nag-uumpisa ring tumaas ang tsansa ng ulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may mga kalat-kalat na ulan na rin sa ilang lugar. Pero mas marami nang uulanin sa hapon sa Northern at Central Luzon, Limaropa, Calabarzon at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kapag may thunderstorms, maaaring maranasan ang malalakas na buhos ng ulan at hangin na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa Metro Manila, malinsangan pa rin pero may tsansa pa rin maging makulimlim kaya maghanda pa rin sa tsansa ng ulan. Sa Special Weather Outlook ng PAGASA, magpapatuloy ang ganitong panahon sa mga natitirang araw ng Semana Santa. Sa ngayon, wala namang namamataang sama ng panahon na posibleng makaapekto sa bansa. Masama ang loob ng ilang kaanak na mga nawawalang sabugero dahil ngayon lang ulit nasundan ang case conference matapos ang ilang buwan. Pagtiyak naman ng Justice Department, tuloy-tuloy ang paggulong ng kaso. Nakatutok si Salima, refran. Kumpara noon, mas kaunti na ang mga pamilyang dumalo sa pulong ng Department of Justice para sa mga nawawalang sabungero. Wala si Secretary Remulla, pero humarap ang bagong talagang Assistant Secretary na si dating CIDG Director, Retired Police Major General Eliseo Cruz. Aminado mga pamilyang masama ang kanilang loob dahil ngayon lang natuloy ang buwanansa ng case conference. Yung mga may hawak sa kaso namin, medyo may kapabayaan. Yung mga dapat na nakuha nilang sa pag-iimbestiga eh. Pinatulog nila, hindi nila inano talaga, inasikaso. Pero pagtitiyak ng DOJ, NBI, PNP, CIDG at National Prosecution Service, tuloy-tuloy ang pagtatrabaho nila. Sa kanilang update, hindi raw tinanggap ng Manila RTC Branch 40 ang pag-atras ng kaso ng kaanak ng 6 na sabungero sa Manila Arena. Tuloy-tuloy pa rin ang kaso laban sa 6 na security personnel kahit pinayagan silang magpiansa. Umaasa pa rin kami na talaga mariresolve ba yung kaso. Pero po yung mga investigation na per cases namin, parang wala naman po silang update. Nakakahinayang pero hindi pa rin po kami titigil para dun sa kaso. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Sabi po ni Assistant Secretary na ipupush daw niya po itong kaso, pupukpukin niya po yung mga kapulisan ng CIDG para sa ganon may mangyari pong maganda. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Nakatutok, 24 oras. 13 tahi sa ilalim ng mata ng isang sundalo at 7 tahi naman sa ulo ng isa pa.
Talaga namang hindi biro ang inabot ng mga sundalo sa pambobomba ng tubig ng China nito pong Sabado. Kaya personal silang pinarangalan ng hepe ng AFP. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Kalakip ng medalya. Isang pagpupugay ang iginawad ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. sa mga sundalong nasugatan ang bugahan sila ng water cannon ng China Coast Guard sa resupply mission itong Sabado. Hindi basta-basta ang tinamang sugat ng mga sundalo. Ang isa, 13 tahi sa ilalim ng mata ang kailangan gawin. Mga matalas siguro sir, kasi di ko siya naramdaman sir na ito mga anak. 7 tahi naman sa ulo ang ginawa sa isa pa sa tindi ng sugat na kanyang tinamo. Tumansik ako. Okay. Ano ba? Hindi ka mabalakas ang resto. Yes, ma'am. Pumila ako, ma'am, sa dingding, ma'am. Takas talaga. Kung wala yung dingding na yon, tumilapon siya sa dagat. Kwento nila, hindi na raw nila alam ang gagawin ng mga oras na yon sa lakas ng buga ng tubig. Kanya-kanyang format ng tango. Ah! May na kami. Bukod sa kanila, pinarangalan din ang iba pang nasugatan sa pinakahuling resupply mission. Gayun din ang iba pang tropa na kasama sa mga nagdaang mission. Hindi na raw bago sa mga nasugatang sundalo ang ginawa ng China, pero ito na raw sa tingin nila ang pinakamatindi nilang naranasan. Sir, would you say really it aims to harm them talaga, to cause injury? Hindi po natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, ano? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga nung kanilang water cannons. Gayunman, nakapaghatid pa rin naman daw ng ibang pangangailangan ng tropa sa Ayungin Shoal. The supplies naman, we can manage that. We will make sure hindi magugutom ang tropa natin doon. Hindi maubusan ng tubig, hindi maubusan ng fuel. Patuloy na nagpapagaling ang mga nasugatong sundalo dito sa Western Command at sa kabila ng kanilang naranasan, handang-handa pa rin daw silang ma-deploy muli. Hindi naman daw patitinag ang AFP na tuparin ang kanilang misyon. Samantala, patuloy daw ang ginagawang assessment doon sa UM4 para makita kung gaano katindi ang tinamong pinsala nito. Emil. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. All set na for Holy Week ang ilang Kapuso and Sparkle Stars, kabilang ang Dante Squad. At kung ang ilan sa kanila may out of town, meron ding team bahay. Makichika kay Aubrey Carampel. Abangan na yung comeback mo. Sabi nga ang pagbabalik na... Bukod sa time for reflection ng Holy Week para sa ilang Kapuso Stars, panahon din ito para makapag-spend ng quality time kasama ang pamilya. Kaya ang Dante Squad kukunin ang pagkakataon para maipasyal si Nazia at Sexto. Nagagala namin sa mga, alam mo yung mga hindi namin napupuntahan, mga zoo, yung mga ganun. Kaya excited din kami, at least makapahinga kahit konti. Ang kanyang My Guardian Alien co-star na si Max Collins, nag-quick summer break na sa Boracay. Nakatakda rin daw siyang mag-out of the country. Just to like bond, to have family time, and then after that, Sky will be staying with Pancho and then I will go to the States to see friends and family. Tradisyon na raw ng kamilya ni Gabby Eigenman na mag-travel pag Holy Week. Pero this year, baka team bahay raw muna sila. Dahil sa mga nangyari the past few weeks, hindi kami nakapag-book, hindi kami nakapag-plano. Okay lang naman. There's always another time for ano. Pero we made plans after Holy Week. Okay. After Holy Week, so may plans kami umalis. Ang Kapuso Power Couple naman na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo, planong mag-staycation sa kanilang rest house sa Tanay. So, well, ayaw namin makipagsabayan out of town. Papakalayo-layo kami sa bundok. Sa probinsya na lang muna. Sina Glyza De Castro at Ken Chan. Beach naman ang Holy Week destination. But of course, hindi rin mawawala yung pagninilay-nilay. Importante yan na with family. Isa na yun sa nakagawian talaga. Sobrang grateful po kami na ang daming blessings na dumating sa unang quarter nitong taon na to. Ang Sparkle couple na sina Julian San Jose at River Cruz, gagamitin daw ang Holy Week break para maghanda sa kanilang Sparkle Goes to Canada show. With their family and with my family. But syempre, wala namang ano, hindi naman madedefeat yung purpose ng Holy Week which is to reflect and to pray. Si Barbie Forteza sa kanyang new house magsesemana Santa.
I-maximize ko yung time ko sa new house with my family. And kahit magunti-unti na rin ako ng impake kasi ang dami naming dadalhin. Ang kanyang pulang araw leading man na si David Licauco naman, may yearly tradition with the family. Kalipat ko na kasi ng condo, so I wanna polish yung design, interior, and I think I'm gonna be spending time with my family. Siguro we'd go to yung tradition namin na Seven Churches. Si Naruro Madrid at Bianca Umali sa isang farm out of town daw magre-relax. Mas gusto namin yung parang tahimik. Gusto namin ng marirelax kami, mas makakapag-usap kami. Kasi yung everyday structure naman ng mga araw namin is working, fight scenes, action, ingay. Bugbugan. Duguan. So parehas kami ngayon. Minsan mag-iita kami, may marka-marka pa ng mga dugo parehas eh. But it's fun. So parang ngayon, we really go for yung tahimik kapag kaming dalawa. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Bugbog ang mukha ng isang babaeng taekwondo yellow belter matapos isalang ng coach sa pakikipag-sparring sa isang black belter. Paniwala ng pamilya, sadyang pinabugbog ang estudyante dahil sa selos. Kaya nagsampa sila ng reklamo. Nakatutok si Oscar Oida. Maga ang mukha. May benda sa ilong at may pasa sa ilalim ng mga mata. Nang lumuluwang kinuwento ni Cindy, di niya tunay na pangalan, ang kanyang sinapit sa training ng kanilang taekwondo team kamakailan. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Grabe po yung pagbugbog po sa amin. Gusto ko po magsalita ngayon. Kasi Sobrang linis po ako, hindi ko na po kaya. Varsity player ang 17 taong gulang na si Cindy sa Jesus Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Kwento niya, nangyari yan nang ipag-sparring siya ng kanyang coach sa isang lalaking teammate na black belter. Baguhan si Cindy sa team at yellow belt pa lamang. Ang mismong sparring, nakuhanan pa ng video. Si Cindy, ilang beses halos tumalsik at bumagsak sa mga sipa ng kanyang kalabang lalaki. Hanggang sa... Hala! Hindi ka na mamamatay dahil sa bugbog. Binagbugbog ako na wala akong laban. Kasi pinartner po ako sa lalaki na... Kasi mabigat pa po sa akin, 70 kilo. Black belter pa po kasi wala ako lang po sa... Ilang araw na ospital si Cindy matapos ang insidente. Ayon sa ina ni Cindy, sinadya umano ng coach na mabugbog ang kanyang anak. Sinadya po dahil may gusto po siya sa anak ko. Meron daw pong biglang inaakap siya, inaakbayan. Tapos inaaya siyang kumain sa labas, magkape silang dalawa lang. Sabi ko, hindi na normal yun ah. Nung February 26 po, birthday po ni nagpadala po ako ng pagkain doon para po kainin ng team. Tapos sumabay po yung boyfriend nung anak po. Sinabi po sa akin ng kapatid ko na nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko. Sa ngayon, itinago raw muna nila ang kanyang anak na patuloy pa rin umanong nagpapagaling. Mentally, physically, damage po. Lahat ng damage. May gising pa po na minsan, ngayon po bumabagsak po siya. Ngayon, hindi ko po alam, pinapa-MRI po siya. Ayon sa abogado ng biktima, naghain na raw ng reklamo ang pulisya laban sa nasabing coach. Kinumpirma ito ng Bukawi Police. Nakapaloob po yung kaso na yun sa RA 7610. So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata. Sa pahayag na inilabas ng GIL Colleges Foundation Incorporated, sinabi nilang pinaiimbestiga na raw nila ang pangyayari at wala raw sasantuhin. Di raw nila kukonsintihin ang anumang pang-aabuso at pananagutin ang may sala. Sinuspindi na rin daw ang training ng kanilang taekwondo team, pati na ang kanilang mga coach habang gumugulong ang imbestigasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok,
24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.